Magandang araw mga kababayan. Welcome ulit sa ating YouTube channel na Kamaong Pinoy. Narito ang part 5 ng Best Boxing Revenge kung saan tinampok ko si Janrel Casimiro at Amnat Roeng-Roeng ng Thailand. Ang Thai boxer na si Roeng-Roeng ay naging champion noong March 7, 2015 na kanyang agawin ang IBF flyweight title ni Xiao Ximing ng China. Ang panalong ito ay higante rin niya kay Ximing dahil si Ximing ang tumalo rin sa kanya noong 2010 semifinals Asian Games. Si Ximing na isang bimedaled amateur boxer ng China ay two-time Olympic gold medalist noong 2008 at 2012. Samantala, ang tubong Leyte na si Janrel Casimero ay nakilala naman sa mundo ng boxing nang mangyari ang laban niya kay Luis Lasarte ng Argentina noong 2012 para sa IBF light flyweight title. Nagsimula mga dirty tricks ni Lasarte nung nagkaroon ng accidental headbutt sa first round. At heto na nga yung mga dirty tricks ni Lasarte: rabbit punch, low blow, ayan, takedown, at ang masama sa takedown na yun, si Casimero pa ang nabigyan ng deduction. At samahan mo pa ng maling officiating ng referee dahil sa insidente na yun ay tinawagan ng knockdown si Casimero. Ito pa mga low blow at ayun, pananggap ala Mike Tyson. Yung mga ganong antics nila sa arte ang naging dahilan upang si Casimero ay bumawi na rin ng mga dirty tricks di kalaunan. Ayun, kagat ulit o. Oh. Yun, bumawi na rin siya ng mga rapid punch kay Lasarte. At nabigyan ulit siya ng deduction. Ang grabe no? Ayun, palitan na sila ng rapid punch. Hanggang sa round 9, ayun, nabigyan ng isang matinding combo si Lasarte. Ayun, pangalawang knockdown. Pero swerte pa rin dahil same ang Argentina. Pero sa round 10 ay sinigurado na ni Janrel na wala nang kawala ang kanyang kalaban. Tinapos na niya ang laban sa ikasampung round. At kung mapapansin nyo, marami na rin mga nagbabato sa ring. At dyan na po magsisimula ang worst, one of the worst boxing brawls in boxing history. Naging free for all ang laban. Okay, back to main topic tayo mga kaibigan. Sa laban ni Janrel Casimero na noong panahon na yun ay mayroong 21-2 record at ang undefeated na si Amnat Roeng-Roeng ng Thailand para sa IBF Light Flyweight Championship noong June 27, 2015. Kagaya ng laban niya kay Lasarte ay naging magulo din yung laban dahil kinakitaan si Roeng-Roeng ng mga dirty tricks. Isama mo pa ang showboating kagaya niya. Ito, ilan sa mga antics na pinakita ni Roeng-Roeng ay ang takedown kagaya niyan. Kaya siya nabigyan ng warning ng referee. At ito pa, sa ikalawang round, knockdown po ang ating kababayan na si Casimero. Legit po yun. At sa third round, nakabawi po yung ating kababayan. Legit din po yun. Yun nga lang, hindi siya tinawagan na knockdown ng referee. At para makabawi, ayun, pinatid na nga ni Amnat si Janrel. Out of frustration, nagbigay na rin ng mga rapid punch si Casimero. At sa round 4, patuloy pa rin ang takedown na ginagawa ni Roeng-Roeng. Humingi siya ng dispensa pero ayun, dahil sa asar ni Casimero, hindi niya tinanggap ang sorry. At tuwing magki-cleanse ang dalawang boksingero, pagaya nito, ito naman, pananakal naman. Tuloy pa rin sa mga antics itong si Roeng-Roeng. Bagay na kinakatuwa ng mga manunood. Ito pa, tulak.
at parang nanonotil dahil pagkatapos niyang gumawa ng kalokohan, hingi naman siya ng dispensa. Tinamaan doon, magandang counter si Ruin Ruin. At pagkatapos niyang tamaan, eto naman, birthday trick naman. At heto pa, nawala man lang tinatawag na deduction sa Thai boxer. Hindi sana magiging ganto ang magiging laban nila kung naging maagap lang, naging maayos lang ang officiating ng referee. Ang dami-daming violations pero walang deduction. At sa susunod na eksena na ito, parang gusto pa siyang itapon sa labas ng ring. Buti na lang nakakapit ang ating kababayan. At sa round 7, tumba muli si Casimero pero may kasamang patid. At tinawagan muli ito ng knockdown ng dakilang referee. At kita mo sa reaksyon ni Casimero na hindi siya makapaniwala dahil hindi legit yung knockdown na yon. At every time magki-clean sila, asahan mo, takedown ang kasunod niya. Ala Ruin Ruin style. At hihingi rin ng dispensa pagkatapos. At maliban sa mga nakita nating dirty tricks kanina, mayroon palang baraha itong si Ruin Ruin. Ang paglock sa kamay ng kalaban, sabay suntok. Kaya ayun, babawi rin dito yung ating kababayan. Behind the back, punch. 2 times. At sa mga sumunod na eksena, eto, lock and then takedown na naman. Sabay stare down. Lock and then rabbit punch. At sa asar ng ating kababayan, paisa-isa ay bumabawi na rin siya ng rabbit punch. At sa pagkakataong ito, hindi na rin natin masisi si Casimero kung nagbigay na rin siya ng mga low blow at rabbit punch dahil sa frustration niya sa laban. At finally, sa round 11 ay nabigyan din ng deduction ang Thai boxer. At nagpabul pa ng takedown sa round 12. At heto pa, kala nyo tapos na si Ruin Ruin ha? At pagkatapos na ng 12 rounds, panalo via unanimous decision ang boxer ng Thailand. At pagkatapos na ng halos isang taon, noong May 25, 2016, ay muling ikinasa ang rematch ng magkabilang kampo. At this time, ang venue sa China. This time, ang referee ay ang pamosong si Tony Weeks ng Amerika. Panorin po natin ang highlights. Sa first round ng laban ay may mga tangka pa rin takedown si Ruin Ruin. Pero may mga patama rin siya. Ganon din yung ating kababayan. And then, ayun, successful na naman ang pagtulak ng kalaban ulit. Pero hindi kagaya ng unang laban na kung saan naging headhunter itong si Casimero. This time, alam niya kasi dahil pareha silang nahirapang kuhanin ang timbang ay nagbigay na rin ng mga body shot itong si Casimero. I'm Karazizi from Lumren. His kinology, he's coming back and he's standing. For some reason, he wants to stand tall. Round 3, andun pa rin yung antik nitong si Ruin Ruin na pagtulak sa kanyang kalaban. Kaya na-outbalance doon yung ating kababayan. At ito pa. At sa round 4, ganda ng counter hook ng ating kababayan. Finally, sa dalawang laban ay nabilangan din ang knockdown si Ruin Ruin. And he looks hurt.
At natapos ang laban via vicious body shot ni Casemiro. Sabay stare down at muli niya nabawi ang kanyang IBF flyweight title. At dyan po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mabuhay po tayong lahat.